Yan na ng Maybelline. Oh. So, in fairness guys, ganda yung coverage ng Maybelline. Oh, tingnan nyo. Oh, parang ano pa siya. Hindi pa siya magandang tingnan. Pero pag naglagyan niya siya ng powder o CO, parang gumuglow yung mukha mo. Maganda yung ano. So, lagay natin sa mabango siya guys. Mabango siya, hindi siya masama sa pang-amoy. Saka at the first lagay pa lang, nagustuhan ko na yung coverage niya. Kasi nawawala yung mga ano, o medyo nawawala yung mga ano, hindi parang natatago niya yung mga ano ng dark spot ng mga pimples sa mukha ko. Maganda to guys. Maganda siya. Nagustuhan ko siya at the first ano pa lang ha, at the first lagay pa lang ng produkto sa mukha. Continue natin. So mamaya update ko kayo kung ano nang itsura nitong mukha ko. Nilagyan ko ng Maybelline. So, update ko kayo guys para sa mga hindi pa nakagamit, para sa inyo to. Sana subukan nyo ding gumamit ito kahit yung refill muna yung bibilihin nyo just to see the result of the product in your skin, your face. So, magustuhan nyo din yung ano niya. So para sa inyo to guys. So para sa akin, at the first ano pa lang talaga ng produkto ha, maganda siya. Ganda yung coverage niya kasi natatago niya yung mga spot, yung mga hindi kaya ayang tingnan sa mukha ko. As you can see naman, bago ko in-apply yung produkto guys, na ang pangit ng mukha talaga, diba? So, nung nalagyan na siya, oh, gumanda na yung ano ng mukha ko. So, yung itong gamit ko, ano siya, the shade of natural and nude beach. Yan, nude beach 02 yung ginamit ko na shade guys. So this is clear smooth all in one shine free powder foundation to go. Yung refill parang pang travel size or off duty lang. So it has 5 times more oil control, higher UV protection, smoother, even skin, clear, blemish-free skin, natural finish, and higher lasting power. So, tingnan natin yung power at saka yung mga improvements na inanon na dito. So, sinabi dito guys, oh, 8 hour shine-free formula. It is better than the ano daw, nung dati nilang formulation ng Maybelline na clear smooth all-in-one shine-free powder foundation. So, sabayan nyo ko guys, sa mga hindi pa nakagamit ito. Sabayan nyo ko sa pag-discover ng produktong ito. So, mamaya update ko kayo kung ano yung mga iba pang nagagawa ng produktong ito, ha? So, babalik ako mamaya para sa update. So, bye for now guys. Nag-apply ako nung
na gusto ko siya as a gabi siya sa mukha, and then mabango siyang gamitin, hindi siya hindi masama yung umi niya. Tsaka yung lasting niya, matagal-tagal naman siyang magdurag sa mukha mo kung i-apply mo siya. So for the total review, for the total ano sa products, ang gustuhan ko yung Maybelline na gamitin ko at yung Laflamme. So kayo guys, baka gusto niyo din gamitin para din sa mga hindi pa nagamit ng itong product, try nyo din guys na kumamit ng product na to. At saka give me a comment down below kung ano yung mga experience sa product nito. Tapos for me guys, okay siya. Okay siya, medyo mahal lang siya guys, mahal lang siya, pero okay siya sa ng Maybelline powder ito. Yung nabili ko din Michido eye pencil na brown doon kasama sa ano ko, sa haul ko sa Watson. To, ito na sa brow ko, Michido brown siya. Hindi ko siya ginamitan ng spoolie or brush. Talagang siya lang talaga yung nilagay ko. Hindi ko na siya pinag-brush yung brow ko. Ayan siya guys. It is 36 pesos guys ha. Pero nagustuhan ko din yun. Nagustuhan ko yung Michido na eye pencil na kulay brown. So for the two products that I am using today, gusto ko sila. Okay, pero medyo may kamahalan nga. Kailangan natin mag-invest ng konti. May kamahalan, may richness, may kama. So that's all for now guys. Salamat sa panonood ng video ko na to. I hope sa mga baguhan, may nakuha kayong information sa akin for today. So that's all for now guys. Thank you so much for watching. Subscribe. Thank you. Bye-bye.